O ito naman si ano, ano naman sinasabi ni Trillanes? Huy, nagising lang yung amo mo, palpak pa rin kayo. Eh ikaw kaya, Trillanes, kailan ka kaya magigising sa bangungot mo? Palagi kang binabangungot eh. Kasi, merong isa namang sira ulo na nag-post sa kanyang group chat. At may pinaki, nakita ko nga yung may nagpadala sa atin na meron daw eroplano na nag-landing dyan sa Davao. Tapos after 2 hours lamang yata o 1 oras, umalis na. Pamuntang Singapore. Madali sabi, yung pong posting na yon, parang sinasabi na kinuha si Presidente Duterte dun sa Davao at dinala sa Singapore kasi daw may sakit at kailangan bigyan ng medical treatment. Alam po ninyo maraming reaksyon. Marami tayong natanggap na text. At hindi lamang yan, alam po ninyo kasi, siyempre umiikot, yung chismis kung mga, na may sakit si Presidente. Eto namang kaibigan natin, Secretary Teddy Boy Loxin, nung gabi, umiyak sa television, Secretary Teddy Boy. Akala tuloy nila, kaya ka umiiyak, dahil may malubang kalagayan si Secretary Duque. Secretary Duque, si Presidente Duterte. Actually, kaya lang naman nung napaiyak si Secretary Teddy Boy Loxin. Kasi naging emotional siya, meron siyang kinargang lumpo. Tsaka nakita niya yung mga OFWs na dumating, tinulungan. At sabi niya, pinupuri niya si Presidente Duterte na ito lang ang presidente na talagang nagbigay ng kalinga sa mga mahihirap. Kaya nagpapasalamat siya na tapapagsilbihan niya itong mga ito. Pagkatapos, ang ginawa naman ni Senator Bongo para matigil yung chismis, nagpadala naman siya ng photo. Kumakain si Presidente. Kasama si First Lady Hanelet. Nandun yung anak niyan si Kitty at nandun yung isa pang apo na baby. Alam niyo naman yung mga mga chismoso, mga nag-speculate. Sabi niya, ano lang yan? Photoshop lang, studio lang yan? Hindi totoo yan. Napersa na naman tuloy si Senator Bongo na kumuha ng video. At ako naman, yung mga periodista, sinasabi ko, kaya naman, dati ng spekulasyon yan eh. Paulit-ulit na lang yan. Palagi namang walang nangyayari dyan sa spekulasyon na yan. Time and time again, lumalabas na wala naman sakit si Presidente. Ang problema kasi, sabi ko nga dun sa, there are a lot coming from dun sa mga ayaw sa kanya. Wishing ill to this president. Ang problema, you will always be disappointed. Kasi hindi talaga yung pangarap nyo walang patutunguhan. Meron ngang mga the usual, yung mga oposisyon, komentaryo. Kasi nadagdagan pa raw ito doon naman sa komentaryo ni presidential spokesperson Harry Roque. Na nag-text nga sa atin eh. Sabi niya, bakit sinasabi ni Mr. Roque na in perpetual isolation si Presidente? Ang bilis na sagot ko. Hindi na ako nagpaliwanag. Sabi ko, figure of speech lang yun. Bakit ba? Kayo masyado kayo. Hindi kayo sanay sa mga figure of speech. Hindi kayo sanay sa hyperbole. Kaya sabi ni Harry,
Kasi tinatanong siya tungkol dun sa chismis. Sabi niya, hindi, nasa perpetual isolation si Presidente. Ang ibig lang naman sabihin nun, eh, hindi ka makakalapit sa kanya kasi yung PSG, napaka-stricto niyan. Kailangan na, siyempre, pangangalagaan po nila. Yung kalusugan ng Presidente, mahirap na. Ito niyo, palagi nga nagsaswab test eh. Eh, yung iba naman, yung iba, nag-text sa akin, di worried na worried daw sila. Di ako naman, padala naman ako ng padala ng photo na pinalabas ni Senador Bongo para tumigil ba yung chismis. At sabi ko sa kanila, hanggat si Presidente ay nagmumura pa, eh, malusog pa yan. Sabi naman ng isa, ay, tanga mga pala yung kapatid ko kasi worried na worried yung kapatid ko. Nung makita niya si Presidente nagsasalita nung gabi, sabi niya, parang maputla. Parang hindi masyadong maayos yung kanyang mukha. Kaya lang nung nagmura, sabi ko, ay, magaling pa, magaling pa. Yan ang kanilang barometro. Anyway, ano naman sabi nitong mga anti-Duterte? Isa-isay natin, ha? Sabi niya, perpetual, ito si, ano naman to, si Hilbay. Ito yung Solgen, dati. Yun daw, perpetual isolation in the midst of a pandemic is an incapacity to perform the functions of the office. A true leader will not selfishly hide while the nation is suffering. Oy, ano, Pilo. Pilo ba ang nickname mo? Ikaw naman. Para ka namang hindi UP. Eh, perpetual. Figure of speech nga yun. At saka, ano ba sabi ni Presidente? Bakit naman ako magtatago? Kung gusto kong lumabas, eh lalabas ako. Ba't ko naman itatago? Unang-una pa, paano niya naman itatago isang Presidente nga alis? Mahali ba itago mo yon? Sabi nga ni Presidente, kung meron kayong karapatan na magbiyahe, ako rin ay meron. Kaya sabi niya, wala lang kayong pakialam kung ako'y aalis. Dahil hindi naman ako gagastos ng pera ng gobyerno. Siyempre, kung lalabas ako, pansarili ko lang. Ano sabi naman itong si Erin Tanyada? Baka RIP, Rodrigo isolated perpetually. Nagpapataw lang naman doon si Erin. Ano pa sabi? With all the rumors circulating, sabi ni Erin, President Duterte should come out live and take questions from the media, even if done through Zoom or another platform. Sus, Mario Joseph. Ano pa ba? Hindi pa ba sapat sa iyo yung dyaryo on that day? Hawak ni First Lady Hanilet yung dyaryo. Kumakain yung presidente. Meron pang video tapos nung gabi pa. Ay, nagsalita. Ano pa bang gusto niyo? O, ito naman si Abigail. Ito naman yung dating deputy spokesperson. Pati ako sinama niya. Baka daw akong, kasi natatandaan nyo, every time kasi ako nung ako'y tagapagsalita, pag tinatanong ako kumusta ang kalagayan ni Presidente, palagi ko sinasabi, strong as a bull. Sabi naman ni Abigail, baka gusto sabihin niya, ano, baka kailangan magsalita si Panelo na si Presidente daw ay as healthy as a strapping young man in his 20s. Sus, Mario. Ay, Abigail. Tumigil ka na. Sino pa ito? Ito naman si Ilustre Junior. Sino ba ito? Antay Duterte, veteran writer. Let them tell the world Rodrigo Duterte is seriously ill. Tomorrow, his ruling coalition would collapse instantly. Wishful thinking yan, Mr. Ilustre. Wala kahit anong panaginip nyo, anong dasal nyo, na magkasakit siya ng maluba, hindi siya magkakasakit ng maluba. Saka, kanina po, yung Daily Tribune, tayo ay connects kung ano raw bang masasabi ko bilang Chief Presidential Legal Counsel dun po sa state of health, kung kailangan daw i-report. Eh sabi ko, unang-una, yan namang state of health ni Presidente.
yan ay naging subject na ng espekulasyon, paulit-ulit na yan, na palagi namang napatutunayan na hindi totoo. Pangalawa ako, mula pa nung kandidato yan bilang presidente, eh hindi niya tinago yung kanyang kalagayan. Sinasabi niya, eto ang sakit ko, eto ang sakit ko. Ang dami niyang sinabi, namang apat na kasing sakit, pero hindi naman life-threatening. Eh nung naging presidente na siya, pag siya nagpapakuha ng blood test, sinasabi niya. Pag sinasabi niyang masama ang pakiramdam niya, sinasabi niya. So kumbaga, transparent po itong presidente ito. Kaya sabi nga ni Senador Bongo, pwede ba, tigilan nyo na yan. Nagtatrabaho si presidente, huwag nyo nang mag-wish ng masama. Sinisira nyo lamang yung mga isipan ng mga tao